Please, please listen to me, please, first. What the purpose of this hearing is to determine if there is really overkill in the implementation of the warrant of arrest. Yun lang muna purpose ito. We are not, walang kami pinalam po. Sir, there is no information. Pati nagkakaso. First, director, just let me finish, okay. Mr. Chairman. Sige, go ahead. If I may, Your Honor, I think please, that... Please, please, we will have time. So, DC, that goes into the very merits of the case. You will have your time upon it. Yes, I know that. Finish file or... But that is immoral, Senator. That is improper. Order. This is my speech. You cannot tell me what is improper. Yeah, order. I am the chairman. Please listen to me. The rules of fairness and decency. Recognize ko yung dito sa Senado mismo. Dito yung hearing ni Senator Ontiveros ang sinay ko. Kaya nga yung sinasabi yung akusasyon, sana sumuko na. Sabi mo sa kliyente mo, sumuko na, Mr. Chair. Information leading to the arrest of Pastor Kibuloy. You have the floor, sir. Maraming salamat po, Senator Ronald De La Rosa, mati chairperson, kay Senator Robin Padilla, sa lahat po na nandirito po ngayon. Mr. Chair, with your indulgence, can I make an opening statement? Yes, sir. Yes, go ahead, Secretary. Ikaklaro po lang ho para sa lahat at maunawaan po natin ang issue po rito. Yung pong reward na sinasabi, ito po ay inaalok. No? Hindi po ako nagsolicit nito. Never ko po nahawakan ng pera. Gusto lang nilang tumulong. At sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Hanggang ngayon po, wala pa kong nabibigay ni singkong pera sa mga nahuli, maski na kay Canada. Tatanungin niyo po kung bakit. Siguro po natakot dahil nag-offer ng 20 million reward ang kay OJC. No? On record po iyan, maski tanungin niyo po ang lahat. No? Inuulit ko, wala po akong natanggap. Never ako nagsolicit po rito at ito'y lamang pagtulong para mahuli si Pastor Kibuloy. Ngayon, sasariwain ko lang at ano ba legalidad nitong pabibigay na award? Alam nyo, ito'y parang pagtulong eh. In fact, may nakita kong isang clip na kung saan ang mismong, hindi ko po alam kung siya'y abogado ng Kingdom of Jesus Christ, no? Nakikita kong kasama po niya, na siya mismo nasasabi ay ito'y legal dahil ginawa niya po. Baka pwedeng i-play ko po yung tape ni Attorney Topacio. Paki-play lang. Pag-angulong sa pag-uli ng taong sakit ang diwa ng okay. So, iyan po isang insidente na kung saan mismo ang isang abogado na nakikita kong kasama ng Kingdom of Jesus Christ, siya mismo ang nagbibigay ng reward, no? Mismo sa gobyerno, ha? Mismo sa gobyerno, siya po mismo yan. Ngayon, ayon nga sa batas, ito'y plenaryo ko na po. Ang tanong dito sa mga nakikinig natin, kasi narinig ko yung mga nag-aano kanina tungkol sa pulise. Sana naman sa mga kababayan natin, let us place the things in its proper narrative. Ilagay natin sa tama. Ano yung tama? Kami po ay ginagawa na namin ang trabaho namin. DILG po ako, sinusupervise ko po ang kapulisan. Ang pulis po, nananahimik yan. Pero kailangan gano'n nila ang trabaho nila ang mag-serve ng warrant of arrest. Ano ba sinaserve nila dito? Tatlong bagay po. Number one, ito po ay galing mismo sa Davao Court Branch 12 at sa Pasig RTC Branch 159. Sa mga nakikinig po, kung ikaw ay magkakaso, o dahil kami dalawa ni Attorney Bascuna, Avalos versus Bascuna, mag-i-hearing kami sa piskalya. At tumatalo si Bascuna, ang kalaban niya na ay ang people of the Philippines. Ang kalaban niya na ang mamamayan ng Pilipinas. Yun na po ang nangyari rito.
sa ITC, tapos na po ito, umantong na sa People of the Philippines versus Pastor Kibuloy at nag-issue ng warrant of arrest for child abuse, no? Ito ay ang sexual na ito ay pag-aabuso sa mga bata, no? Ng criminal case number RDZBO24-01439 ng Davao Branch, and another warrant for sexual abuse, no? Ito po ay sexual na pagsasamantala, no? Dito rin po sa Davao. At sumunod ay ang Pasig RTC, nag-issue na rin ng warrant of arrest for trafficking in persons, no? Ito ay qualified trafficking under section 4 and 6, anti-trafficking. No bail po ito, no? No bail po ito, matindi ito. At bukod dito sa mga warrant na ito, I would also like to point out, meron din ito sa Amerika, may kaso rin ito. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Pakikipagsagwatan upang isagawa ang sex trafficking sa pamamagitan ng pwersa, panluloko, paminilit, pati na rin ang money laundering. No. Pero lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Gabriel. Hindi po. No. He is deemed to be innocent until his guilt is proven. That is why may proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito. Yun lang po ito. At hindi lamang yun, Mr. Chairperson. Meron din tayo ngayon na Senate warrant dito mismo sa Senado na inisyo noong March 19, 2024 ni Senator Risa ang Committee on Women and Gender Equality. No? Ito po yung dahil yata sa kanyang para dumalo siya sa mga hearing po rito. So, tatlo po ito. Sino magsasurve dito? Ang Senado, and again, ang kapulisan. Hindi po kailala si Pastor Kibuloy. Ginadalang po ang kanyang reliyon, ang kanyang pagkatao. Pero sana maunawaan po ninyo, trabaho namin ito. Tandaan natin na ang basihan ng demokrasya ay ang mustisya at ang basihan ng mustisya ay ang batas. At yan ang pinapatupad namin. Kung hindi namin gagawin yan, papaksak ang buong bansa kung tatalikod na lang kami rito. Ngayon, ang tanong dito, bakit namin siya kailangan hanapin? Kasi seryoso. These are very serious allegations ang demanda niya. Hayaan kong basahin ko. Dito ang mismong testimony ng isang nagreklamo. Ang pangalan niya ay Alias Amanda. Babasahin ko lang po, si Alias Amanda ay umarap sa Senado sa kanyang testimony noong Enero 23, 2024. At ito po ang sinabi niya. Siya ay isang innocenting 70 years old na taong gulang na dalaga. Isa sa kanyang mga kagasunod at estudyante sa KOGC na Jose Maria College. Ito po ang sinabi niya. At tungtong ko ng 17 years old, mas naging maselo na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2013, kasi kakatapos ko ng tribute program ng KGC, tutunid na sana ko. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, nagpuntagdag ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag ako ni Jacqueline Roy. Sabi niya, pati daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya, huwag ko daw pagdudahan ng anuman na manurari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto at piligan ako ng lotion na magpangalo ng Bath & Body Works brand
ang specific circle and chapter na kabulit ang dami ni Timo Lloyd. Pagkatapos kong naligo at mag-world ride, pinagtapos at natin ni Timo Lloyd sa Bible School building. Pagkatapos sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jackie Mundroy, inakay niya ako sa may kama ni Timo Lloyd. Pagkaalis ni Jackie Mundroy, sinimulan ko na ang pagmamasahe. Gising na si Tiburin nito. Noong ito tinutin na dahil wala ang pamasahan. Excuse me, sir. Sir, tapusin ko lang, please. Tapusin ko lang po ito. Malapit ako. Yon. Umayos siya at umupo sa harap ko. Sinula niyang tanggalin ang buton sa tissue ko hanggang sa tuluyan, sir. Sir, I'll just finish this. Yeah, yeah. For a while, for a while. Let me mind you. So in this hearing, is that questioning the issue wants of Buhari as well. I just finished this. Please, let me finish. But please listen to me, please, first. What the purpose of this hearing is to determine if there is really overkill in the implementation of the warrant of arrest. Yun lang naman ang purpose nito. We are not, walang kami pick, alam po. Sir, there is no information. Matindi ka kaso. Sir, is correct. Just let me finish, okay. Mr. John. Sige, wait. If I may, Your Honor, I think please, tatapusin ko lang. We will have a time. So this is your time. Up to DC, that goes into the very merits of the case. You will have your time upon it. Yes, I know that. Please, Your Honor. But that is immoral, Senator. That is improper. Order. This is my speech. You cannot tell me what is improper. Yeah, order. I am the chairman. Please listen to me. Let us have an orderly conduct of hearing. So please can, sir, gaya-gaya kita sinabihan. The purpose of this hearing is to determine kung indeed merong overkill yung implementation ng warrant of arrest. We are not interested. Kaya tagal dito kung anong background, bakit nagkakaroon. Sir, may tala yung connection po, sir. Yes, it's not that connection. Going to connect. But I'm just defending you. I don't want to deprive you of your opening statement. You can continue. But pakinggan mula yung sinasabi ko na the very purpose of this is to determine if there is overkill. Thank you, Mr. Chairman. Tatapusin ko lang po ito. Anyway, this is part of the record of the Senate. Wala akong iniimbento. Lahat po ito ay galing din dito to. Noong itutuloy na kung nagdapat ang pagmamasahin, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang buttons ng t-shirt ko hanggang nagtuluyan niyang tinanggal ang buong t-shirt ko. Noong nakahiga na ako, pinaibabaw sa akin si Kibuloy. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantalahan ni Apollo Kibuloy. Noong siya natapos na, pumunta ako sa CR. Tulala pa rin ako. Nakatitig lang sa kisame at dito nagsimula akong umiyak. Point of order, Your Honor. Nais ko lang bigyan din na minor pa ako nung nangyari ang mga ito. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may kami patasasabi na hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang malabot sa batas at dapat lamang galing namin ang katungkulan namin. Alam mo, binababoy ako, okay na yun. Pero huwag ba ang nilang patalino? Mr. Chair. For the record, the chair would like to express that yung lahat na sinabi ni Secretary Abanos were taken up in the previous hearing of the other committee. So that was already recorded in the same way. So, tapos ka na, sir? Okay na, sir? Hindi pa ko, eh. Ha? Binasabi nga ta si, ayaw nga ako patapusin, eh. Your Honor,
the point of order being that I think Secretary Abalos is a lawyer. That is actually sub judice, Your Honor. It is precisely the subject now of court trial before RTC Quezon City as well as RTC Pasig City. To quote directly from the declarations of an alleged complainant, Your Honor, would be delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. We are not into looking as to whether or not the allegations of Juan alias Amanda was true or not. That is subject within the jurisdiction of the court, because those cases have already been discussed and dismissed by the City Prosecution's Office of Davao City, and that has been pending before the Department of Justice for 4 years. Well, it was resolved, and our motion for reconsideration now, Your Honor, is still pending before the DOJ, even if warrants of arrest have already been issued against my client. So it would be unfair, Your Honor, to quote direct from the allegations in the affidavits, because that is sub judice, Your Honor. And Attorney Carlos knows that. Mr. Chairman, please. Secretary Carlos. The chair rules that this committee is focused on investigating the subject at hand, which is the alleged overkill in the implementation of the warrant of arrest. So please, if I am asking Secretary Abalos, if those issues that you're pointing is not connected to the investigation, please refrain from doing so. Mr. Chair? Yes, go ahead. Okay. I'm sorry for my voice. Okay. Sana nakikinig lang Mr. Chair si Atty. Torrio sa sinabi ko. Hindi ko sinasabing guilty ang kanyang kliyente. Klaro naman ang sinabi ko, he is deemed to be innocent until his guilt is proven. At ito po'y nasa korte ngayon. Kaya nga sinabi ko, kasi sumuko na siya, magpakita na siya, at siya rin nasasabi, nasa hearing ito para maklaro lahat. Because these are very serious allegations. And so the people of the Philippines, may warrant, hindi ba, Atty. Torrio? May warrant. Oh. Sir, may warrant. Please, order. Please, walang personal na confrontation dito. Please address all your statements to the chairman. Lahat ng sabihin ninyo, i-address nyo sa chairman and not to each other. If I may, Your Honor. If I may. Yes. The problem with the statements of Secretary Abalos, he being a lawyer, is that he quoted verbatim the allegations in the affidavit complaint, which is now actually on trial before two courts, Your Honor. So that is clearly improper, because the issue in this case is not the validity, the truthfulness, veracity of the contents of the affidavit complaint. What we are talking here is whether or not the use of force employed by the PNP in the service of such warrant was excessive. So therefore, to quote verbatim the allegations in the affidavit complaint, I think Attorney Abalos knows that it is improper in a Senate proceeding. That is proper during the trial of the case, Your Honor. And that is also unfair on the part of Pastor Apollo Siquibuloy, who cannot actually also state his portion. The fact that the date, September 1 of 2014, was not even the tribute to the king. It was actually August 29, 2014, and that in itself is untruthful. And the fact that she was allegedly forced, we could not say here that her father was in fact present during that time, and she did not even report that to his father or to her father, Your Honor. All of these matters, Your Honor, the merits of the case, specifically the actual allegations in the affidavit complaint, should not be stated, because those are uncalled for and are not covered by the investigation of the Senate, Your Honor. That is ordinary rules of fairness. Ordinary rules of fairness and decency require that, Your Honor. Mr. Chair, may I? Okay, you can respond, Secretary Abalos. Mr. Chair, sana nakikinig lang siya, no? I mean, lahat naman tayo may tenga at naka-record to. Klarong-klaro sinabi ko, hindi ko sinabi yung nasa kaso.
ang Senado yung dito sa Senado mismo. Dito yung hearing ni Senator Ontiveros ang Senado ko. Kaya nga yung sinasabi yung akusasyon, sana sumuko na. Sabi mo sa kliyente mo, sumuko na, Mr. Chair. Please, I'm just asking you as an officer of the court para maklaro. Precisely, so that we can hear his side. With due respect, before you respond, Attorney, I would like to say na yung sinasabi ninyo is you may claim it as relevant to the issue at hand, but it is not germane to the investigation that we are conducting right now. So it has already been recorded in the Senate hearings. So I think there's no use of for this investigation. It's not germane already. Mr. Chair. Yes, well. If I might finish, kasi hindi ko pinatapos eh, kaya hindi pa ako tapos kanina. Natapusin ko lang. Mabayaan yung tapusin ko bakit ito may relasyon. Okay. Okay, right. Bakit ito may relasyon? Klarong-klaro na huminto ang investigasyon. Huminto ang kaso. Sinasabi ni Attorney Torreon ang side ng kliyente niya, hindi ito di masabi. Huminto ang investigasyon sa Senado. Huminto sa RTC Pasig, RTC Davao. Nagkakagulo ngayon ang pulis para hanapin siya. Hanggang ngayon, hinahanap po siya. Ngayon, hinahanap ito, sasabihin natin, excessive force, lahat po ginagamit. Masisisi ang pulis. Pero, idinidian ng pulis, hanapin si Pastor Kibuloy, hanapin siya. My dear friends, Mr. Chair, this has a direct correlation. Bakit? Because ang akusasyon na binasa ko calls for a direct answer. Totoo ba ito, Pastor, o hindi? Kung totoo, sige. Inosente ka, pero kung ito hindi totoo, bilang ama, hindi dapat mangyari kung sino mang anak niya nangyari ito. Hindi dapat mangyari ito maski sa kapatid niya. Yun lang po, justisya lang. Dapat malaman natin ang totoo dito. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Secretary Balos. You want to respond? Good morning po. Good morning po sa lahat. Mr. Chair, Senator Robin, sa lahat po na nandito, maraming salamat sa muling pagdinig ngayon regarding po doon sa ang pinatawag itong committee na to, kung totoo bang excessive force po yung ginamit noong June 10, which even the former President PRRD said it would be recorded in history as a day of infamy because they attacked our compound unnecessarily using excessive force. Nagkataon lang, hindi nila nagawa yung kay Pastor, kaya they were not successful in doing so. Alam na natin po yung nangyari. Ang pangalawang tanong dito sa hearing na to, kung tama ba, legal ba yung bounty na 10 million para kay Pastor na hindi pa po siya convicted sa korte, yung binasa ng DILG, masakit pakinggan. Kasi walang katotohanan. Alam namin yon. Personally, 40 years kami kasama ni Pastor. Kahit isa sa allegation na binasa ni Secretary Abalos kay dito sa Senado, kay sa korte nang galing, malicious bastos yon nang galing sa bibig niya. Sabihin ko rin, kasi nga allegation yon, walang katotohanan in behalf sa kingdom. Ang ngayon, sa korte, pwede babalikan natin. O to bastos nga si Senator Abalos sa sinabi niya, kasi kinote niya yon. Dito sa committee, hindi naman kasali, malicious nga, pwede po balikan natin kung excessive ba yung force na ginamit noong June 10 kasi nandito yung ground commanders at kung legal ba ang pagpatong ng 10 million peso sa ulat. Sinabi pa ni Secretary Abalos na wala siyang nahawak ang pera, meron lang bang tumulong. Di ba ang tanong namin noon, sino itong private citizen na tumulong para mauli si Pastor? May galit ba siya kay Pastor? Meron ba siyang, gusto ba niyang kunin si Pastor at patayin si Pastor? Kasi when you're the bounty of 10 million pesos sa koro ng isang tao na hindi convicted na kahit anumang korte dito sa ating, dito sa pamahalaan o dito sa ating bansa, yun nga, mas masahol pa siya sa pinakamasahol na terorista at killer dito sa bansa. And Pastor is Pastor Kibuloy, hindi pa siya convicted. Di ba sinabi na namin balik-balik kay Pastor? Meron na nakikialam na Amerika. O yan, sinabi din ni Secretary Abalos na conspiracy. Sa Amerika nang galing yung korte?
yung kaso dinala dito sa Pilipinas. Kaya lang naman ang sabi lang talaga ni Pastor, haharapin niya ito. Haharapin niya kahit sa ang korte. Haharapin ni Pastor. Gusto ni Pastor Kibuloy. Harapin itong kaso ito para matapos ng kasinungalingan. Alam, kilala namin si Amanda, nakakahiyaman, babae siya, pinodagtahan namin siya para hindi siya mapahiya sa mga allegations niya. Pero ganito, kapastos itong dito sa Senado, tapos gagano nila aming pastor, yes, sir, para take his thing down. Okay. Tundown din si Apalos. So sir, balikan natin yung excessive, nandito yung ground commanders. Gusto lang po sa akin magkakos. Before I remember, Secretary Apalos, Pertoy, can you respond? Is putting a 10 million bounty on the head of Pastor Kibuloy legal? Yan ang tanong natin. Thank you, Mr. Chair. Right. First of all, let's just make a distinction between the term bounty and the term reward. Okay, reward. This is a reward, not a bounty. A bounty is for people who should be arrested because they are convicts of a crime or they have outstanding warrants of arrest. This reward covers many things, not just the arrest, but information on the whereabouts of the parties of his, no? Kasama na din po doon si Pastor Kibuloy. Nagahain po kami ng opinion sa committee na to, at doon sa opinion, sinabi naman namin doon na legal. Legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward sa mga individual na makakapigay ng impormasyon upang makatungo sa aresto ng isang tao. Bakit po ito legal? Unang-una, kasama ito sa trabaho namin sa justice sector. Dapat namin ipatupad ang mga criminal laws natin at hindi ito mapapatupad kung ang mga akusado ay hindi matatagpuan. Bukod doon, maliwanag naman sa ating sistema na hindi bawal. Hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at madala sa husgado ang isang akusado. Kumbaga, marami pang ang batas na malinaw doon na maaaring magbigay ng pabuya sa mga tao na nagbibigay ng impormasyon. Kasama dito ang National Internal Revenue Code, ang Customs Modernization Act, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. At di namin na-cite sa aming opinion, kasama din ang Anti-Terror Act dito. So kumbaga, hindi lang bawal magbigay ng pabuya. May mga batas talaga tayo na nagsasabi na maaari magbigay ng pabuya. Okay, next question. Kung ang pabuya, how about the source of the reward? Legal ba na magagaling sa mga private sa individuals or coming from, it should come from government funds? Wala namang distinction sa mga batas natin sa source, no? Sa source ng pera na magagamit bilang pabuya. At kumbaga, ang mga pribadong mamamayan, may role din sila sa ating justice sector. Kumbaga, may limang pillars of the justice sector, no? Kasama dito ang law enforcers, ang prosecution, ang korte, ang mga kulungan, at kasama din ang komunidad. At nasa interest din ng ating mga mamamayan na may patupad ang ating mga criminal laws. So para sa amin sa Department of Justice, wala pong masama kung manggaling sa mga pribadong individual ang salapi na gagamitin para sa pabuya. Dwight, Senator Robinard Padilla. Maraming salamat po, Chairman. Magandang umaga po sa iyong lahat. Peace be with you. Assalamualaikum. Meron po akong tanong kay Yusek na Nicolas Felix T. Sir? Opo. Sir, may ano lang po ako. Kasi sabi nyo, ang sinasabi ng batas, maganda po yun, ang sinasabi ng batas ay pwede ang private individual. May tanong lang po ako, hindi po ba maabuso ito? Kasi halimbawa, meron kang kaaway, gusto ka lang masapit, yung kaaway mo, ginawa lahat to, mapera, tapos magbibigay siya ng, kailangan po ba linangin namin yung batas at siguraduhin ba? Ano po bang inyong isasuggest? Okay, salamat po, Senator. Ang pabuya naman, nakasalala yun sa criminal na complete, no? Sa criminal na action. At hindi naman natin basta-basta magbibigyan ng pabuya ang isang tao kung wala namang warrant of arrest, kung wala namang kaso na hinahagap ang mga subject ng pabuya. Ako, sumasang-ayon po ako doon. Ang punto ko po, Yusek, ay, halimbawa, ako lang po, halimbawa, nag-away po kami ni Senator Padilla.
Isang araw, di natin alam, pinakasuhan ako. Dahil siya ay nasa kapangyarihan, ako ay wala sa kapangyarihan, gumawa siya ng paraan. Ngayon, hindi ko alam na may kinausap din siya. Sinabi na doon sa kausap mo, para ikaw ang mag-ano dyan, ng pera dyan, ng reward. So, mayroon na siyang sariling motibo po, di ba po? Hindi po pwede. Ako po'y nagsasuggest para kami po'y makagawa ng batas. Hindi ko po kayo tinuturuan. Kayo po ay resource speaker. Kayo po ang magbibigay sa amin ng idea. Hindi lang kayo tiga DOJ. Sa tingin niyo po ba doon sa batas, may kulang na kailangan ilagay natin doon sa batas na una ay kilala natin kung sino itong nagbibigay ng papuya na ito ay walang pangsariling interest na mapahamak ng tao. Yun lang po ang ibig ko pong sabihin. Maaari po natin tingnan yan, no? Siguro mas maganda i-consultahin natin yung mga privacy experts natin. Kasi nga, yung identity ng donor, ano to, eh, maaaring consider to na ano to, na confidential information. At siguro, kung mamumungkahi ko po, mag-imbita po tayo ng resource person mula sa National Privacy Commission upang mabigyan linaw to. Opo, napakaganda po niyan. Siguro maganda din kung sino po yung inireklamo. Dapat siguro, ano doon naman, para po sa akin, ang alam niyo po kasi ang batas dapat sa konstitusyon ang linaw na ang isang tao na pinagbibintangan, dapat ibigay natin ng full force na siya din naman ay mabigyan ng due process. Ano? So, malinaw po yan, sir. Alam niyo naman po yan. Yun lamang po, parang sa akin lang, meron lang baka magamit. Eh, ang batas po, ginagawa na po natin yan. Di ba po, naglilinang tayo ng mga batas para protection ng lahat. Kaya maganda po yung suggestion ninyo. Recorded naman po yan, ano, Chairman. Makapag-usap po tayo kung paano natin liliwanagin yan sa batas para ang lahat ng katapatan ng Pilipino ay napapangalagaan. Maraming salamat po, Lise. Kaya, lupon ko lang yung sinabi ni Senator Romero Padilla. Para sa iyo, Yusik team, halimbawa, ano, yung nga, sabi niya, ako magkakawaran ng arrest. Or ikaw, magkakawaran ng arrest ka. Tapos ngayon, kasi ang nakalaban mo, may nasigasaan ka ng malaking tao. Ngayon, malaking tao yung mayaman, may pera, may kapangyarihan. Mag-offer siya ngayon ng reward para mahuli ka. Well, it's perfectly legal, as you said. Wala tayong problema dyan. Pero yung ethical aspect, moral aspect of that act, nasabihin mo na ganito na pala ang justisya natin sa Pilipinas. Mayaman yung kalaban ko. Mabilis akong nahuli. Of course, wala akong question. May warrant ako eh. Pero yung pagpatakbo ng justice system ay driven by reward na nanggagaling mismo sa kalaban ko. Diba? Unfair para sa'yo, diba? Baka unfair naman itong justicia na ito. Mabilis akong nahuli dahil mapera yung nag-complain sa akin. Regardless kung ano yung kaso ko. Halimbawa, inagawan ako ng lupa. I was oppressed. Mayroong oppression. Inagawan ako ng lupa ng tao na yan. Because magaling siya, mayaman siya, kaya-kaya niya akong palabasan ng warrant. Nakasuhan ako. Ngayon, siya pa magpo-put up ng reward. Against sa'yo. What do you think? As an ordinary citizen, mukhang merong hindi tama, no? Mukhang legal nga. Kung legal, pero para sa atin, ethically, morally. Ano sa tingin mo? Para sa amin po, Senator, Mr. Chairman, yung reward, ibang usapan ng reward doon sa kaso. Yung due process naman, doon sa kaso dumadaan yun eh. Pero anong talking about the case? Yung pagbibigay ng reward lang ang tinatanong ko yung personal mo na opinion, kung ikaw ngayon ang hinahanap ng batas, kalaban mo nga may pera, kaya niya mag-put up ng reward, magbibigay siya ng reward ngayon, ano feeling mo? Ang opinion po namin, hindi po pinagbabawalan ang pabuya at kumbaga dahil nga ang komunidad. Yung nga, I have heard your opinion already, legal, from the legal point of view, it's perfectly legal, wala akong problema. Tatalo lang ko sa iba yung about personal, moral, ethical, tao tayo eh. Hindi ba tayo lahat abogado? Tao tayo. Naghalagwala tayo ng
Tama ba ito? But anyway, we stick to what is legal. Pagdating sa usapan nito, ako lang, I am just approaching you sa human side. Okay? So, thank you. Attorney, you want to see your hand? Yes, Your Honor. I would just like to politely respond to the statements made by Secretary Abalos, Your Honor, as well as Under Secretary Felix T, that this is not disallowed. In effect, this is legal. With due respect, I disagree. Because the provision of Section 7D of Republic Act 6713 is very clear, Your Honor, with due respect to our Honorable Secretary. And that during the press conference, he clearly said that there is this reward, implying implanting into the minds of the people that he already received it. But he clarified it today that he did not receive the award yet. But if we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. And what are those disallowed to be indirectly accepted or solicited? Any gift, gratuity, favor, Your Honor, entertainment, loan, or anything of monetary value. The fact that the Secretary, Your Honor, entertained the reward is in effect an indirect favor that he granted upon the person unidentified to put up this award. And this is even made graver, Your Honor, in the light of the fact that this was done in the course of his official duty as the supposed implementer of the law, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. He is the Secretary of Interior and Local Government who manages the entire gamut of government operations insofar as law enforcement is concerned. Therefore, he should have high moral as well as legal ethics to refuse such favor, Your Honor, directly or indirectly, because public office is a public trust. Any air of suspicion must be prevented, Your Honor, to be accorded to him. So therefore, if we read cases regarding the Villanueva case, Office of the Ombudsman versus Maria Rowena Regalado, Your Honor, it is very clear that any air of suspicion, if you are a public officer, especially in the case of Secretary Abalos, who heads the PNP, Your Honor, he has direct administrative supervision over the PNP. He commands them, Your Honor. Then he should have exercised that becoming modesty to entertain directly or indirectly any favor from any person, because that would cast aspersion insofar as his reputation, and it is illegal under the law, Your Honor. That is being said with due respect, Your Honor. Yes, Attorney. Before I recognize Secretary Abalos, makibasa na ulit yun yung sinabi mo kayo na gratuity favor. Public officials are not solicit or accept directly or indirectly. Yung word na indirectly. Okay, so gratuity. Any gift? Give. Gratuity favor. Gratuity. Favor. Favor. Entertainment. Entertainment. Or anything of monetary value. An award has a monetary value. Then he is prohibited from entertaining that directly or indirectly because it has monetary value. Especially in this situation, Your Honor, that it is in the course of his official duty, tari Section 7D, Your Honor, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of your office. He is supposed to implement the law. Now, he has already invited reward hunters, if you don't want to call it bounty hunters, Your Honor, to go after Pastor Apollo Siquebolo, even if our motion for reconsideration with the Department of Justice is still sitting, Your Honor. Even if the Department of Justice has not
acted upon the case for 4 years, Your Honor. And all of a sudden, it was resolved in the height of the Senate investigation by Senator Hontiveros, Your Honor. And there is now a warrant of arrest, and we are still questioning the validity of the warrant of arrest, Your Honor. And now, the good secretary is offering the reward from private persons. Note, Your Honor, the PNP did not even offer an award. Why, Your Honor? Because they have their own Nakulco memorandum circulars as to what are the requisites before you can put up an award. That is Nakulco Memorandum Circular 2019 as amended by Nakulco Circular Number 2021, Your Honor. That's 063. So therefore, Your Honor, the Nakulco is governed, Your Honor, by certain rules as to when you can offer a reward. Yet, the Secretary of Interior and Local Government is all of a sudden is entertaining and is even announcing to the whole world this reward system which is not in accordance with the Nakulco Circular, Your Honor. Thank you. Thank you. You may respond, Secretary Avalos. Yes, Mr. Chair. Una-una, sana napakita ni Attorney Torion. Nakikinig po ako. Yes. Yes. Dapat na makinig ka. Ngayon, number one, ako po ay hindi nag-solicit. Never ako nag-solicit. At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ng singko. Wala. Hanggang ngayon po, Mr. Chair. Pangalawa, napakaklaro ng sinabi ng Department of Justice. Andito ngayon ang DOJ. Pagdating sa batas, dapat tignan natin ang sinasabi ng Department of Justice at klarong-klaro ang sinasabi ni Yusef Nicolas Felix T. tungkol dito. At pangatlo, sabihin na natin yung sinasabi ninyo, matagal, etc., etc. Kaya naman, tumagal to, hindi siya sumusuko eh. Di pa sumuko yun si Pastor Kipoloy. Kaya nga nagkaroon tuloy ng warrant of arrest eh. Matitigil lamang to kung siya, iharapin niya ito at sinasabi niyo naman kanina. Hindi ko nasa naman sinasabi, klaro naman sinabi ko, he seemed to be innocent until his guilt is proven. No? So dapat lamang ito. No? So yun naman po ang aking sagot. And let it be on record na yun po ang posisyon ko rito. Thank you so much, Mr. Chair. Just a quick question, Secretary Avalos. You may respond, Attorney Torion. With due respect to Secretary Avalos, the problem with this explanation is that it only covers one half of the law. What is prohibited, Your Honor, is that public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. The fact that he announced it, Your Honor, even if we say that he did not physically accept the money, but offering the word is already an indirect acceptance of that favor, Your Honor. So therefore, it is covered by the law. And being a high officer of the government, he should have exercised the mikani modisi. Pare, baka bawal ito kasi public official, baka may kontrata ka sa akin. Eh baka sasabihin, tatakbo ako ng senator, eh baka sasabihin na magsusuporta ka sa akin kasi may kontrata ka sa akin. Eh all of these are being covered within our rules, especially in the light of the fact that Section 3C of RA 3019 likewise prohibits this, Your Honor. That is our only concern here, especially in the light of the fact that we are even questioning the finding of probable cause. The motion for reconsideration, Your Honor, is still pending with the Department of Justice even until now. Yet, they allowed the warrant of arrest to be issued. They allowed harassment in the Kingdom of Jesus Christ structures. Every day, Your Honor, where policemen would be jogging at 5 o'clock in the morning full of with full battle gear, Your Honor, only clearing to show that they are harassing our members. That is our point, Your Honor. Thank you, Attorney Torion. Attorney Yusek, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Nice na namin sumugot dun sa dalawang sinabi ni Attorney Torion. Unang-una, tungkol dun sa RA 6713 na sinasabi niya linabag ni Secretary Avalos. Maliwanag naman sa... Ang pabuya, ang pera, ang salaping maaaring mabigay sa DILG, pinapalabas ni Attorney Torion na ito ay suhol. Hindi ito suhol. Maliwanag sa batas na ito ay magiging suhol kung binigay ito or inalit ito para sa isang pabor. Hindi man nagbibigay ng pabor sa Secretary Avalos. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, ang aming tungkulin na may patuban ng ating mga batas.
Ang pangalawa gusto namin kasagutin ay ang pagsabi niya. Ang sinabi niya na ang DOJ daw ay nagkamali dahil hindi namin action na agad ang appeal laban kay Pastor Kibuloy. Itong issue na to, unang-una, nasa korte na to. Kumbaga, kung gagamitin natin yung sinabi ni Atty. Torian kanina, sub judice na ito. So, kumbaga, sinasabi niya na si Secretary Avalos dinalabag ang sub judice rule, eh ngayon, ginagawa din niya. At bukod doon, ang korte mismo ang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy. So, ibig sabihin, para sa korte, may ebidensya at walang mali ginawang ang DOJ doon sa pagdesisyon sa kaso ni Pastor Kibuloy. Yun lang po, Mr. Chair. If I may, Your Honor. Thank you, Authority. Using it. With due respect po, Undersecretary Te, wala po akong sinabing suhol. Ang sinabi ko dito, yung public official shall not solicit and accept directly or indirectly any gift, gratuity, or favor. Wala po akong sinabi. I just quoted the law as it is, Your Honor. And with due respect to Secretary Avalos, baka meron talaga sipyat po dito. No? Kasi nga, yung napulkon nga, meron nga silang clear parameters, eh, na-explain ko na last hearing po, yung napulkon memorandum circular. Kaya siguro yung PNP, hindi nag, what you call this, put up ng reward. Because if we will base it on the parameters, Your Honor, yung pinakamataas nga, si Sahiron, ay 6.7 million lang ata. Eh si Pastor Kibuloy, 10 million. Oh, so even if we base it upon the parameters of the NAPULCO Memorandum Circular, which actually has its own committee, Your Honor, Committee on Reward, no? They have their generals who will discuss these matters and apply the parameters before they would come up with the reward. They did not even put up that reward. Why? Because Pastor Kibuloy would not fit into the parameters set by the NAPULCO Memorandum Circular. And then, sinabi ko na nagkamali ang DILG. Hindi po ako nagsabi nagkamali. Although, nag-file kami ng motion for reconsideration po sa DILG. Kasi sa tingin po namin, medyo kailangan po yun wastuhin. Pero yung sub-judice rule, alam ko po na si Undersecretary, alam niya na if you are only discussing as to what happened, as to the procedural incidents of the case, that's not sub-judice. But if he has a jurisprudence, Supreme Court decisions which can enlighten me, I am willing to learn, Your Honor. But as of my reading, Your Honor, that is not sub-judice. Sub-judice happens when you now narrate the declarations of a particular person in his affidavit and ascribe it to be rightful, just like, with due respect to Secretary Avalos, just like what he did a few minutes ago. That's sub-judice. Yeah, okay. Thank you. I just would like to state for the record that the sub-judice rule does not apply in any legislative inquiry. It was only the rule of the Supreme Court. Kung kinakailangan namin yung mga informasyon na yan galing sa ating mga suspension, sub-judice rule does not apply according to the Supreme Court kung required yan ang committee. But before I recognize you want to ask question? Okay. After you, Secretary Avalos. Ito yun, if you're wondering why, bakit yung sa PNP yung pinaka violent na terorista ang nakalagay lang doon, as you said, 1.2 million? O ilang milyon mo yun? Pinakamataas? Ha? Ha? 6.7 million. Pinaka sa Herod, 6.7 million. I-compare mo yun kay Pastor Kibuloy, 10 million pesos. Itong 6.7 million, eh, government funds ito, kaya lagi tayo yan. Maraming pera ang PNP, baka mga 20 million pa yan, kung sumasubang pera na PNP. Pero, limitado ang pera ng PNP, kaya kinakalibrate lang ng PNP yung pagbigay ng reward. Pero itong dito sa nag-open kay Secretary Avalos na mga civilian entities, baka mga mayayaman, may kaya, so di kang put up more money. Pakinggan muna natin si after Senator Rubin Padilla, will recognize Secretary Avalos. Why, Senator Padilla? Maraming salamat po. Gusto ko lang po ulibalikan si Yusek Nicolas Felix D. Kasi po,
kasalukuyan na po kami nag-uusap ng aking ledges para po kung ano pa yung pwede natin gawin, ano yung sa batas. Gusto ko lang pong linawin ulit, parang verification lang po kanina sinabi nyo kasi iba pa rin ang bounty at reward. Yung bounty ay parang sa convicted. Yung reward, parang po sa accused pa lang. Pwede din po reward sa information lang. Information lang. I would like to correct you, Senator Romero Padilla. Ang nakalagay doon sa convictado na na mga terrorist, reward pa rin na nakalagay doon. Reward pa rin. So ibig sabihin, actually interchangeable yung word na yan, bounty or reward, depende nga how you term it. Kasi nakalagay doon sa PNP, reward. Please continue. Paano po yun? Pareho po ba ang gravity nun? Halimbawa lang po, nagtatanong lang po kami ha. Wala po akong gustong ano yun dito. Nagtatanong lang po kami para makagawa po kami ng tama kung ano yung kailangan ng batas. So paano po yun? Magkaparehas po ba ang gravity ng accused at ang convicted na? Yung force po na, yung strong arm, pero pareho po ba yun? Iba po yun. Iba po yun. Ang convicted, ano na yun, wala na po siyang presumption of innocence. So, mas nakakabuti na mas karapat-dapat pa nun na ma-aresto ang mga taong nakatulan na. So, masasabi po natin na kapag ka-accused, hindi po kailangan ng force na matindi. Ano? Some force na ng gamit o ano pa ba? Walang distinction. Basta pinaghahanap ka ng batas. Wanted ka, convicted ka, o accused ka pa lang. Basta pinaghahanap ka ng batas. Pareha siya. Ganun po. Nasa implementation na po yun, Mr. Senator. Sa ano po, nasa rules of court naman natin, sa rules of arrest, pag ano po, maaari pong gumamit ng necessary means ang ating mga layas habang ini-implement ng warrant of arrest. Ako. Salamat po. May tanong po ako sa ating mga kasama po sa KOJC. General, po po. Hindi po ba kayo nakaramdam ng medyo iba ang trato sa inyo ng batas? Magandang araw po muli. Salamat po sa tanong, Senator Padilla. Mula-mula po talagang wala na po kaming nararamdamang batas. Lahat po kasi hindi na po nabigyan ng chance si Pastor kami sa KOJC. Mula po sa kaso na una sa SMNI, wala na rin po. Puno naman po, hindi naaayot sa batas yung paglilitis, yung pagkuklose ng SMNI. Kaya kay Pastor po, sinabi na ni Pastor, si Pastor yung masunurin sa batas kasi natuturo siya ng mabuti sa amin. Hindi niya talaga ito aatrasan. Hindi talaga. Kasi gusto niya talaga makapanaw ang katotohanan. Kaso po, sa nangyayari po ngayon dito sa ating pamahalaan, wala po kasi kami matanggap na yung parang justice, secretary. Kasi parang na-weaponize na po lahat ng agency ha. Sa DOJ, ang tagal ng kaso, binuhay, sineparate, dinagdagan, naging human trafficking na yung rape, naging may ngayon na, may amla na, may money laundering na, na-freeze na yung mga assets namin. Lahat sa Kongreso, sa Senado, wala po talaga. Yan po yung nararamdaman namin ngayon. Kaya, sana, i-accept mo ng komento na ito. First time, salamat nakikinig naman ang lahat ng buong kingdom citizen dito sa Pilipinas, bigyan sa buong bansa, buong mundo. Nakikisa sila sa amin ngayon sa pagharap kahit noong first na napigil talaga kami ng boses. Pero sa unang pagkakataon lang po talaga ito na hey, salamat, meron pa pala talagang nakikinig at magbibigay sa atin ng pagkakataon na maitama naman. Kaya papasalamat po talaga, malaki po papasalamat namin Senator Robin in behalf sa lahat po ng KOJC. Ganun lang din po ang kanina naman talaga ang gusto lang naman namin malaman. So nag-uusap tayo ng batas, reward o bounty. For the sake sa amin din yun, biglang nagkaroon ng patong sa ulo si Pastor. Kaya sa amin na sino yun? Magtatanong talaga kami, bakit meron kaibigan ba namin, kilala ba namin? May kaaway ba si Pastor? Meron bang
meron bang nagkaka-interest kay Pastor na mawala siya? Ganon, bakit may influence ba si Pastor? Ano bang interest nila kay Pastor? Bakit ganon na lang talaga sila ka? Akat na atat, grabe sila kung mangharas. Bakit si Pastor, ang dami namang problema ng Pilipinas, ang dami namang kriminal, ang dami namang mga drug pass nila na ayaw ko kung totoo hindi. Bakit wala ko yan? Bakit si Pastor, yun po ang nararamdaman namin ng buong Kingdom Nation. Nananahimik kami, sabi nila nananahimik ang pulis. Kami yung nananahimik. Wala ibang tinuturo si Pastor kundi pagmamahal, kaligtasan, pagtulong, nation building ever since yun ang yun talagang advokasya ni Pastor Kiboloy. Bigla na lang nagtaga nito pagkatapos sunod-sunod na po nung mawala ko si sorry po dahil pero nung matapos po yung ano yung TRID, wala na po, naipit na po lahat talaga si Pastor, gipit na po si Pastor. So yun lang po ang gusto namin ipaabot sa lahat, bakit po ganun? Kaya maraming salamat po in behalf po ng buong Kingdom of Jesus Christ, Senator Robin, Senator Bato, at sa lahat po ng, alam namin marami pa rin matitino, marami pa rin naman talaga mabubuti ang puso sa ating mga leaders, sa lahat ng mga namamahala. Kaya we are taking this chance sa pagkakataon na masiayos po lahat. Sabi naman ni Pastor, ulitin ko lang, kasi hindi na namin kasama si Pastor, na haharap naman talaga siya kung ano yung korte. Nung natapos na court na kaso sa Davao, binuhay lang nila ulit sa DOJ, binuhay ulit nila sa Pasig at sa Quezon City, nahati pa. Haharap talaga si Pastor, huwag lang po talaga yung ano, huwag lang talaga makisawsaw, huwag lang talaga makialam ang Amerika. Kung wala lang, dito lang talaga sa ating pamahalaan, dito lang talaga sa ating korte, makakaasa po talaga kayo na si Pastor, pero hindi po namin siya ngayon kasama, pero hopefully nakikinig si Pastor at malalaman din niya itong mga nangyayari, kaya maaan po. Salamat, maraming salamat po. Pero pala kami lang po na sitwasyon ni Pastor, ha? Sa akin, harapin ko lahat ng kaso din sa Pilipinas, huwag lang ICC. Pwede. Ha? Diba? Diba? Huwag lang atin to. Kahit sinong korte niya, pahal nyo dito, basta dito lang sa Pilipinas, huwag lang ICC. Huwag lang jurisdiction sa atin. Tama. Yung Governor, si Torbit Panilya. Comment na lang po, follow-up lang po dun kay Atty. Israel Dito, Torion. Atty. Kasi, pag pinag-usapan po natin kasi ang batas, may kanya-kanya po yan. Siyempre, interpretasyon, galing po sa narating po ninyo, sa narating po din ng siyempre, ng gobyerno. Kayo na po ang tatanong nito, sa palagay nito, attorney, ano po ang kulang doon sa sinasabing batas ng DOJ ni USEC para ang mga tinatawag po inakasuhan, yung mga accused, eh hindi naman parehas ng convicted. Meron po ba kayong nakikita o suggestion na pwede natin ilagay doon sa batas na yun? Wala po akong nakikitang kulang po, Senator. Ang nakikita ko lang ay siguro I understand yung sekte. Trabaho niya yan. With due respect, baka ganun din talaga yung pagtingin niya. Pero kung basahin po natin yung Villanueva versus People, Your Honor, which likewise involves a violation concerning Section 7D, Your Honor, dun po ay parang official po siya ng official po siya ng gobyerno. Tapos iniimbestigahan niya yung isang kooperatiba. Nagkuha siya ng loan. Iba naman yung transaction sa loan pero sa same kooperatiba pa rin. Kinistun po siya, naging convicted po kasi according to the Supreme Court, para na po hindi ko gagamitin yung memory ko baka magkamali pa ako at ako'y tao. Ang sabi po dito, the overarching policy objective of RA 6713 is to promote a high standard of ethics in public service. Accordingly, certain acts which violate these ethics, such as that provided under Section 7D, have been declared unlawful and accordingly classified as mala prohibita. Notably, RA 6713 exhorts that public officials and employees shall always uphold the public interest over and above personal interest. Thus, public officials do not enjoy the same autonomy as that of private individuals and hence, usually normal transactions such as that of obtaining loans, as in this case, come with necessary restrictions whereby personal interests take a backseat for the sake of preserving the pristine image
and unqualified integrity of one's public office. Kaya nga po, dito, pag-ibahin po natin, kasi po si Secretary Abalos ay Secretary of Interior and Local Government. He is practically the alter ego of the President of the Republic of the Philippines. And therefore, high ethics would have reminded him of Section 7D of RA 6713, Your Honor, because the purpose of this is to promote a high standard of ethics in public service nga. So, kumbaga, in the performance of your duty, may mga tao magbabagandang loob na Secretary, bigyan natin ng ano yan, 10 million yan. Dapat, sana hindi yung in-entertain. Eh, baka yung tao na yun, may ulterior motive against kay Pastor. Note na may MR pa si Pastor, hindi pa siya kumbiktado po. Baka naman meron yung kontrata, yung tao na yun. Or meron yung pakay sa gobyerno. Kaya dapat iwasan yan kasi violation po yan sa batas. Walang parang ang batas, nandyan po yan. Aba, sandali lang ito. So, Chair. Sir, sandali lang. Quickly lang kasi related dito sa sinabi ni Senator Benon Padilla, Human Rights Chairman Pampalato. Maraming yes, salamat po, Mr. Chair. Magbibigay lang po kami ng ambag dun sa planong pag-aralan ni Senator Padilla tungkol sa reward system. Dahil ang pinag-usapan po natin sa ngayon ay dalawang klase. Yung sinabi po ni Yusef T, yung pong mga reward na binibigay ng pamahalaan ayos na naayos sa batas tulad ng sa tax code, anti-terror. Yung pondo po nun galing sa pamahalaan. Ngayon, yung isa kong pinag-usapan natin dito, pondo na contribution coming from the private individuals. Ngayon po, ang sa amin po, bagamat wala, alam ko, wala po yatang batas pa tungkol doon sa mga contributions coming from the private individuals. Kaya magbibigay po kami ng suggestion tungkol dito. Mapanggitin ko lang po yung Article 26 ng International Covenant on the Civil and Political Rights. Isa pong tratado na pinasok na ating pamahalaan. Nakasaad ho dito, all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any grounds such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Garantisado rin po ito ng ating saligang batas sa ating Bill of Rights, so equal protection clause. Kaya ko binanggit ito dahil sa paggawa ko ng ating ng batas patungkol po dito. Ang aming obserbasyon kasi, kung wala hong guidelines na itatalaga ating pamahalaan, it may be subject to abuses by the power, by the state. So kung sakali kong gagawin niyo po itong batas na ito, ay magtalaga lang ng tamang polisiya upang magkaroon ng pantay-pantay na kapagtingin sa ilalim ng batas ang mga tao, regardless of na may tamang pamantayan kung paano bibigay yung reward or award or bounty sa tao. Maraming salamat. Mr. Chair. Mabuti dito ka, Chairman Pampalato. Salamat. Yan din po, Secretary Abalos. Maraming salamat, Mr. Chair. Gusto lang naman mag-comment sa sinight na kaso ni Atty. Torion Filomena versus Pagkulimera versus Cooper, June 10, 2019. Malaking pakakaiba po ito, misplaced po ang kanyang kinog. Bakit? Ito po ang iakusado na nakundit dahil siya kumuha ng personal na utang na loan sa mga kooperative despite being assistant director ng kooperatiba. Kaya ang sinasabi ng Korte Suprema, ang mga public official shall always uphold public service over and above personal interest. Mr. Chair, wala akong interest dito. Hindi ko naman kilala si Pastor Pitoy. Nagkataon lamang na trapan ng polis na hanapin siya. Nakakagalitan na nga na hanapin lahat ng mga akusado eh. Ngayon, yung sa amount, magpalagay natin amount per million.
Ito lang yung sasabing po. Walang kahalagahan, walang katapat na halaga ang pulit ng isang bata. Kutote naman ito. Walang katapat na halaga yun. No? Kaya nga dapat dahil is still deemed to be innocent until is proven guilty. Harapin na lang niya ito. No? At meron tayong ano po rito, meron po tayong proseso po rito. Ganun lang kasimple po ito eh. Bakit ba tayo nagkakagulo-gulo? Kasi ayun, sumuko eh. Sumuko siya, tapos po lahat na usapin na ito. Ganun lang po kasimple lang. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Secretary Avalos. Ulayin mo natin si Mr. Carlo Capilte, Minister po ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat po, Your Honor, sa pagkakataon pong ito. Hindi pa po, Your Honor. Secretary Avalos, please. Sabihin tayo. Apo, ulit siya. Secretary Avalos po, ay lawyer po. Kung pag-intend ko lang po konti yung opening statement niya. Maraming salamat po, Secretary Avalos, sa pagmabasa po ng testimony ni alias Amanda na puro kasi lumalingan. Hindi mo po siya kilala, Your Honor. Kilala po namin kasi kasama po namin. At ayaw ko namin hold that group yung kabastusan at mga kasamaan na kabagulan na ginawa niya sa loob. Ayaw ko namin kasi babae po siya. Okay, kami po nakakalabi. At nasa korte po yan, alam ko po, bilang ordinary Filipino, hindi po natin i-discuss po yan. Ito po, Attorney, Your Honor, and through Secretary Avalos, dito po tayo, kinipusyon po namin ang excessive pangaharas at panggigipit na ginagawa po ng kapulisan po under your supervision po. Wala po kayo doon during June 10 po. At nandito po ang ground commanders, sila po ang nandun. At kami po ang nandun. Alam po namin ano ang nangyari. And to your opening statement, sinusupervise nyo talaga sila. So, kung sinusupervise nyo po sila, alam nyo ka po, Secretary Avalos, na excessive force ilang batalyon, platoon, region 10, 11, 13, ang tinagawa in quick red compounds. Pangalawa po, may namatay po na dalawang katutulong buraan because of trauma. Alam mo po ba yan? Because sa ginawa po ninyo na ito, hindi included po ko to search po ng pagkakarapit ng Jesus Christ yun. Yun po, kung paano ng buraan tribe, sinali po nila doon. Pag-search, tinutukan lang ba rin 4 a.m. in the morning. Pangatlo po, hundreds of children there sa aming compound were traumatized until now. Nagsisigaw, nakakita ng police. May anak po ba kayo, Secretary Avalos? Nagsisigaw po, Your Honor. You do not direct your question. Sorry po, sorry po. Another resource person. Yes po. Yes po. Sorry po, Your Chair. Your Honor po. Na-traumatize po. Nanginginig po, nagsisigaw. Every time makakita po ng police because po sa ginagawa na. I was correct po, Your Honor. Hindi po na kinikusyon ang trabaho po nila. Ang kinikusyon po na, how did you conduct the operation? Itong ginagawa po until now po. Kinikasing na po kami dyan sa loob po ng compound. Sabi po ni Secretary Avalos, Your Honor po, Mr. Chair, according to him po, babagsak po daw ang Pilipinas at hindi na gagawin ang trabaho nila. Hindi po. Babagsak po ang Pilipinas pag wala pong titindig sa katotohanan at marami pong takot laban mo sa pang-aabuso po. Kaya po kami dito sa Kingdom of Jesus Christ, tatayuan po namin ito. Kahit po bumigapit po yung boxes namin, kahit po finifilter po ang lumalabas sa media, nakikita ang lumalabas sa media, kami lang po sa SMA na, diba? At sa social media, salamat po sa tumutulog po. Yan po ang tanong namin kay Secretary Avalos. Alam niyo po ba na excessive po yung ginawa po ninyo? Alam niyo po ba yung pang-aaras na ginagawa po nila po sa amin? Maraming salamat po. Thank you. You may respond, Secretary Avalos. Yes, maraming salamat, Pastor. Aklaruhin ko. Alam niyo po, hindi ba ka, Pastor? In the minister po. I'm sorry. I apologize, minister. Okay. Una-una, para lang maklaro po rito, under the law, I supervise. Pero with regards to operational control, wala po tayong kinalaman dyan. It's purely a police matter pagdating po sa baba niyan. Ngayon, ganito lang po yan. Maraming katanungan tungkol sa excessive force, etc. Alam naman po natin na si Pastor is a well-loved person sa lugar po ninyo. Alam po natin yan. No? And we respect your belief. Kanya-kanya po tayong respetuhan po dito. Pero of course, alam nyo, basta masyado marami, kuminsan yung emosyon might go in the way. Magpalagay natin ang nakadalang police. No? Ito po yung pinaliwanag sa akin, nagtanong ako after the operation. Madala natin dyan 20-30. No? Tapos ang daming tao with so much emotions. Siguro mas hindi mo masabi kung anong mayari. No? Hindi mo natin masabi. So the only way to do it is probably, sabi nga nila sa akin, is magdala tayo ng contingent to show force. Pero, ito po importante. Pero, importante ang maximum tolerance.
Importante huwag mabatan. Importante huwag mamaril. Importante huwag nalungkot. Tanggapin lahat. Nakita nyo at higit sa lahat huwag pumatay. Nakita nyo naman, winawater kano ng polis. Kitang-kita yan. Pero may dinimanda ba ang polis? Wala po kami pinadimanda, Minister. Wala po. Naunawaan po natin because, you know, let's face it, pagdating sa ganyang operation, it's height of emotions eh. Nangyayari po iyan. No? Kaya importante po dito talaga ang maximum restraint. Inibali sa mga sinabi po ninyo, okay, no, we will take note of that. At maraming salamat, sinabi po ninyo yan para matingnan din naman namin at maano po namin na Minister. Okay. Thank you, Secretary Avalos. Thank you po. If you have observed Secretary Avalos during the last meeting, no, na-take up namin dito, na tila, ako, coming from him mismo, as the chairman, I was the former chief of the Philippine National Police. Mahal ko itong mga police. Ako rin ay tubong dabawin niyo. Mahal ko itong mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Taga-Davao ako, dabawin niyo ako. Kaya, I am caught in between. Kaya kayo ngayon, nakikita ako talaga. Pagdating ko sa Davao, last weekend, umuwi akong Davao. Pagbaba ko sa airport, dumiretso kagad kami, palabas. Paglabas, sabi ko sa driver, huwag kang kumaliwa, kumanan ka, daanan natin yung Kingdom of Jesus Christ. Titingnan natin. On the way, ang daming checkpoint. Sabi ko, U-turn ka. Pagbalik, checkpoint na naman. Tinanong ko yung mga patrolman doon. Is that face mask part of your uniform talaga? Wala namang COVID ngayon eh. Bakit kayo lahat naka-face mask? Ano ba yan? Intimidating factor ba yan ginagawa ninyo? Ang patrolman, hindi makasagot-sagot. Sabi ko, alam ko you're just following orders. Part of your uniform ba talaga yan? Hindi makasagot yung patrolman. Anyway, sige lang, I will talk to your commanders. Kasi, ganit po, Sir, DILJ, takadabaw ko. Ramdam ko yung sentimento ng mga tao ng Davao. Right now, kahit ano sabihin natin, talagang ang kanilang pagtingin sa pulis ay nagbago. Talagang imbis na matuwa, matagal nilang minahal ang pulis, Davao City Police Office. As I've said during the previous hearing, ilang taon yan, Hall of Famer, Best City Police Station of the Year. Dumating ang punto na hindi na yan pinapasama sa competition dahil palaging best, hindi na manalo yung ibang syudad. Ngayon, parang biglang bumaligtad yung pagtingin ng mga tao. Now, sabi ko, kayo, General Marantan, you are the city director, you are trying to arrest one or four persons na kaku-accuse ni Pastor Kibuloy. Siya lang hinahanap ninyo, di ba? But in doing so, you are alienating yourself from the rest of the community. Alam naman natin yung ating policing concept na the police is the community is the police. Dapat ang samahan natin dyan ay maganda. Pero ngayon, it pains me. I am a city, Davao City Police for the whole, for my whole life. Police ako na yung Davao City, pero naramdaman ko talaga. Parang galit na yung mga tao doon sa kanilang local police. Kaya maganda na dito ngayon si Secretary Avalos. Because I was talking to General Tore. At luckily, wala siya dito. At nagpaalam siya, may later siya na hindi doon siya makarating because of a very important matter. Ngayon sir, ikaw na lang kausapin ko. Pwede bang mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao? I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest yan. Pero yung pag-antagonize, mga tao feeling harassed, every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi mo lang makita yung nameplate, naka-mask na ganun. Very intimidating, sir. I tell you, police ako. But at the same time, I am local, I am Davao local. Alam ko yung pararamdaman ko.
Kaya pwede ba tayo mag-adjust na alam mo if hindi naman yung police, we're not stopping your treatment operations. You can check out anytime you want, anywhere you want. But please, do it in a manner that you are not antagonizing the community. Yun ang pag-iusap ko. Ayaw magdabawin niyo. It pains me na ako, local police ako ng Davao. Tapos ngayon, ganun, parang ang mga police na ang tinatakot na lang mga tao. Alam ko, police are just, you're just taking orders. Even the General Torres, just taking orders. Even the chief PNP is just taking orders. Ang sa akin lang is, ayusin natin. Dahil ipag-hindi natin ito na address, dating ang punto na talagang baka mag-rebuild yung buong Davao City laban sa gobyerno, laban sa PNP. Dahil ako din yung naramdaman ko eh. It pains me to see that the matagal na namin na pinag-establish na relationship ng community at ng police, ay ngayon biglang nasira. Yun na sir, nag-iusap lang sir, ninyo, sir, please adjust your operations in a manner na hindi antagonizing to the public. Yeah. Yun lang sir. Mr.